hindi pa tapos. Buhay pa rin ang Bren at buhay pa rin ang Pilipinas. Burmese Goose. Again, ang kalaban nila, champions of MPL Myanmar. Kuya Rob, ano ang kutob mo at ano ang nakikita mo sa draft para sa game number 6? Ang nakikita ko dito, Reptar, is that Carl TC needs to be very careful, especially with the Natalya, especially with the Feather Airstrike na itong Parsa na to, as this Brody will be targeted. And look at that! Tigla mo, puro execute ang Burmese Ghoul! And kailangan ni Carl TC mag-ingat talaga dito. At sa totoo lang, Kuya Reptar, once na mag-build niya na rito yung kanyang BOD, Pillager's Axe, tingin ko kailangan niya na lang maging defensive dito and give Flap TC or even Revo the damage going into late game. Lusty, onto the orange buff, laban kay Maybe. Just to give them a bit of a hard time, may regeneration pa natin si Maybe, makukos siya ng heal dun. Flap TC and Q with aggression dito sa bottom lane. D and Kid, susubukan nila makatakas and they'll get away. Again, sinabi ko na kanina, this is a flip script. Burmese Ghouls want to end this early and fast. Kaya tatlo ang execute kinuha nila. But, yung risky doon is wala silang pang escape. All in yung team fight nila. What if mahuli sila ni Revo? Saka ano eh, this is a glass cannon type of draft na galing sa Bren Esports. This only makes sense kung bakit nagtodo ng mga execute dito ang Burmese Ghoul. Let alone, alam mo yung pagka na-focus fire ka ng execute, regardless, half HP ka ng kahit sino hero dito sa Bren Esports, kaya nilang mapatay eh. Oo. And ang si Lassie dito, mahuli, he's gonna be a silence at the first. Ginamit yung Shurpo at Jit Kondo para makatakas. Few coming in there, just to do a little bit of damage, just to send them back. And si Lusty ay makakatakas dito, so wala pang kill nakikita. Many of these two teams, Carl TZ, pinaparin dito si D! First blood for Carl TZ! And that is gonna be the torn apart memory na ginamit dito ni Carl on the Brody para makukuha ng first blood sa laro na to. At ayun na nga mga kaibigan, sumuntok na ng pinakauna dito ang Bren Esports as they get one kill here from Burmese Ghoul. Pero ha, yung aggression dito, hindi pa rin humihito even onto the top lane. Nagkakaroon lang ng mga pokes dito, Kuya Reptar. But Bren Esports, they have to be very careful here as there will be a team fight na magkaganap. And that is gonna be Ruby Dine na ginamit tayo Black Dragon 4 para mazona dito ang Bren Esports. Flat TZ, hindi pa siya nakaka-level 4. Wala pa siya dito. Electrify na blow. Ang turtle na napunta sa Burmese Ghouls. And D, ginamit yung Feathered Airstrike. Si Few makakatakas doon. Pero si Lassie na huli! Pero na flame shot siya! Dito ni D on that Farsa. 2-for-1 trade there and a turtle. Mapupunta doon sa Burmese Ghouls. That Farsa, that flame shot on point doon kay Few sa... Kung nag-level 4 lang sana kagad si Few, he could potentially have dodged that flame shot. Kung may brilliance lang siya, no? Oo, pero still, Reptar looks like Burmese Ghoul. They are on a roll. They are the one who's dictating the tempo ng laro natin on game number 6. Bren Esports, we know that their power spike is still there. The early game, they can potentially get a kill. Pwede silang mag-gumo agad into a turret. But right now, this kid, this Natalya, are the ones giving or providing vision dito sa Burmese Ghoul. Pero so far, tingnan lang natin, hindi pa nahinto dito si Carl TZ. Neither does Ace, but we're seeing yung Burmese Ghouls, mukhang masyado silang nagra-rush. Ang bilis nila gumamit ng skills nila, ng abilities nila. What I'm trying to say here is, parang ginagamit nila masyado maaga. Now, yung parang cutting-cutting na talaga sila manalo ng World Championship, which could be really bad because now it's Bren Esports playing really carefully. Ang Burmese Ghouls naman, medyo reckless sila. Konti-konti lang, pero nakikita mo yung recklessness sa galaw nila. Oo. And ang pinakamaganda lang dito, at least, good news for the side of Bren Esports. Pero mamaya na yun, dahil yung dragon dito ni Ruby Dini is just trying to zone out the members dito ng core ng Bren Esports as Revo is about to fall. Isama mo na rin doon si Carl TZ. Two-man down for the side of Bren Esports. Kuya Reptar, looks like this tower onto the top lane might actually fall. Yeah, it might go down and mapupunta ata yun sa Burmese Ghouls. Now that main wave in the bottom lane has to get managed by Burmese, but then again, this is the lineup that they have that can go really well into the early game. The shielding, ang nakataas pa dito para sa Bren Esports.
So hindi nabasag victory nila. Si Ruby Lee ang masisipa. Si Fuel with the combination of the Chaos Assault gumana doon. So that's gonna be one kill for Brand Esports. Any kill, every kill, and every objectives matter dito sa match point game natin, Rob. Oo. And as Lusty here already took a kill doon kay Ruby Didi. Now they're trying to secure here first turtle. Pero si Navy is actually under the pressure. Wala pang nakaka-patient sa kadon. Pero mukhang ibibigay na lang to ng Burmy School dahil may trade-off doon. So may bandang ibaba. That's gonna be Rebo. The flame shot will not hit. Pero maybe, maybe not this time mabubuhay si Rebo. At nahuli doon si Rebo. Pero Bren Esports still keeping this close despite Burmy Schools having the lead. 600 lang dito ang lead ng Burmy Schools. Dapat lang mag-iga dito ng Bren. Si Kid ang mabumpers lang dito. Si Maybe nasa likuran. Kid and Ace. Kid's really low. Maybe going in. Tignan natin kung makaka-follow up dito ang Burmy Schools. Hindi, wala pa at ang Feathered Airstrike. Lusty and Few and si Flap ay makakataka. Si Kid ay bumalik sa base. Pero sa totoo lang, Kuya Reptar, okay lang naman eh. Kahit nagkakaroon dito ng labang in terms of the kill, dito ang Burmy Schools. As they have this execute, look at Flap TC dodging two skills coming from the Burmy School. Sino ba ang ma-e-egul? And that's gonna be the Burmy Python. Dahil sa gitna, it's gonna be Few ang mawawala. Pero dahil may brilliant sa doon. Brilliant play there by Bren Esports. Pero pumasok yung Uwiki Shadow Kill dito ni Ace. And here comes Burmy Schools now with a play. 2-for-1, 1-for-1 trade. Actually, anong nangyari? Lusty and Cartesi, kailangan nila mag-ingat. And dito si Kid para sa cutoff. And there goes Kid with the stun. Lusty with the stun, I mean. Si Kid, really low. Ginamit pa ng sticker. Baka ma-ultimate na pa. Sticker pa, Lods. Talaga? Kala mo, champion ka na. Hindi matapos ang Bren. Inuna niya pang mag-sticker doon. Hindi niya alam, he actually has the abysmal mark. That's one of the reasons ba't siya pinatay nung torn apart memory. But speaking of memory, hindi yata kakalimutan yata dito ni D na nandito si Lusty. Dahil sa ngayon natatamaan dito, pero nag-back away na muna dito ang Jin Kundu. Pero papasok pa sila doon. May loob ng matawa. First combo boom! Getting down. And now, the momentum is going back to Bren Esports. Masyado agresibo, masyadong excited na manalo, pero ang Bren Esports hindi pa natatalo. Habang mababasag yung base nila, Flat Easy dito, dito into the bottom lane. Oo, nasabi ko na dito. As Bren Esports naglalaban na dito into the top lane, trying to fight control for the turtle pit. Si Maybe at si Ace ay mapapabalik. Tignan natin kung makakakontest na dito ang Bren Esports. Ang Burmy Schools, Kuya Rob. Hindi yata nila kakayanin mag-contest dito as Ace. Or pwede siguro, pero mukhang hindi na nga yun. As Carl TC is gonna back away, marireset yun dito ang turn 10. Kailangan lang nilang hintayin matapos dito yung Black Dragon ni Ruby Didi. At yun na nga yun. Pero sinusubukan naman ngayon yung dito ng Burmy School na kunin yung Lord, or rather yung turtle doon sa may bandang likod. Pero si Carl TC, they're going in ngayon dito as Bren Esports trying to contest here the turtle. Nareset na naman yun, mga kaibigan, dahil sa may bandang likod. Bawa kay si Kid! And there goes the damage coming out from Bren Esports. Nandito na yung Feather Airstrike, pero yung turtle napunta dito sa Burmy Schools. Dalawa na wala sa Burmese. Lumalaban pa dito ang Burmy, ang Bren Esports. Ruby Didi nakapitas na kaysa. Pero that's gonna be a 3-for-1 trade. Oh! Not easy. The shadow kill is not enough. That's gonna be 4 kills. Killing spree. Bren Esports. Andito pa rin sila. Lumalaban pa rin sila. Hindi pa tapos. Narinig namin kayo, Pilipinas. Hindi kami makakapos. As Bren Esports, nakabasag ng torre sa kita. Pero huwag masyado tayong excited kasi hindi pa nga tapos ang laban. As Ace ang mababurst down, kailangan na niya bumalik as the rest of Burmy Schools try to go on the defensive naman. Pero alam mo dito, Kuya Reptar, pwede na rin tayo maging masaya kahit papano. Kasi yung power spike dito for the Burmy School, yung mga execute nila supposedly, dapat malaki na ang kanilang lead. Pero dahil dito sa aggression dito ng Bren Esports, nakakasabay ngayon ang mga tropa nating Pilipino. But look at this kid trying to get a vision dito sa mga members ng Bren Esports. Si Rebo, hinahanapan nila ngayon dito ng butas kung kaya ba nilang mapatay. Pero tingin mo ba kaya nila yon? At susubukan nila, pero ang Bren Esports, knowing they're fighting for tournament life, behind, and they are trying to find the tempo here. And si D ang nahuli. That's gonna be a lot of burst damage na nawala dito sa Burmy Schools. Pero mahuli naman dito si Rebo. That is gonna be a 2-for-1 trade na lamang ang Burmy Schools. Pero ang power of order brilliance, buhay pa si Pew. Ito na si Lusty. And here comes the rest of Burmy Schools. Pero masyadong overcommitment na yung ata yan para sa mga trade-off kills na yan. Tingnan mo, lumalaban pa nga. Buhay pa nga buhay si Pew. Buhay pa si Pew. Nahuli si Pew. Si Lusty, si Kid. Hindi na petas doon si Kid. That's gonna be a what? 2-for-none trade. Pero look at that.
control into the top lane. Si Flap, mapapasok niya ata yung Torre dun sa taas. So masyadong nag-overcommit dun ng Burmese Ghouls para makuha lang ng kills. And Brand Esports still have map control, 3 towers to 1. Pero hindi lang yun, even the gold lead dito ngayon sa Brand Esports. But Ace tried to take a tower lead, but Rivo is going for the minion wave clear. Pero mabubuhay kaya siya dito? Ang sagot ay hindi, dahil si Carl TZ naman ang babawi para kay Rivo. Torn apart memory, and ito naman ang TZ Brothers. Susubukan nila ikamakan nito para sa Brand Esports, para sa Pilipinas. And that's gonna be Ace taking a lot of damage. And geez, tignan mo nga, wala nang damage yung Natalia. The TZ Brother connection double kill for Carl TZ. It's not over yet. Brand Esports is still in this game, Kuya Rob. Mukhang makukuha na nila dito ngayon ang first lord ng laro na to, Reptar. Look at it, kanina ka pa, execute ng execute, hindi naman kayo makakute. Oo, hindi ko na nga sasabihin nyo, baka sasabihin, tra-tokers lang naman ako, pero si Dio mahuli, that's gonna be the lord para sa Brand Esports. Ruby DD, hindi siya nakapitas to sa likod, and Brand Esports are still in the lead. This all or nothing lineup ng Burmese Ghouls ay hindi pa gumagana, hindi na gumagana. Maybe in kid ang naiwan na lang dito, the lord and the kills ay napunta sa Brand Esports. Oh no! The tables have turned talaga dito, Reptar. A skid here trying to cut the minion wave, or baka sinusubukan niyang i-pick up dito si Carl TZ, pero hindi niya alam na nandito sa ilalim din dito si Pew. At ang nawala pa rito, masakit! Maybe not this time. Mabuhay ka ngayon dahil yung Lord sa itaas, Kuya Reptar, buhay na buhay as 3 members down ngayon ang Burmese Ghoul. Double kill, masyado excited kayo na mapita si Carl TZ, pero the Pew Lunox with the power of order brilliance. Ang ganda ng depensa niya para sa carry ng Brand Esports, para sa carry ng bansa. As that lord is marching into the top lane, Bren, naghahanap pa rin sila ng pitas, ng opening. Si Ace mapapagamit yung shadow clone niya, and si Lassie tumiretso sa likod, pick off with Lassie, and the wombo combo. Nandito na si Rivo, si Rivo Miranda. At ito na rin ang Brand Esports, naghahanap ng ibang mapitas pa. Lumalaban ang Bren, lumalaban ang Pinas. Beautiful combo and entry coming in from Rivo and Lasty. Oh, Burmese Ghoul is still alive for now, mga kaibigan. Pero yung Torre dito sa gitna, mababasag na now. Pero si Kid is still looking for the right moment to strike dito sa kanyang Natalia. Pero dahil yung Torre dito sa ibaba, hindi nakahayaan ang Brand Esports as they will be taking it right now. And Carl TZ with the damage, nakaka-free hit pa siya. Si Kid hinihintay at hinanap si Carl TZ. Silence on the last team, mapipitas yung takay natin. Pero si Rivo, si Flap, si Pew, si Carl, sapat na yan. Si Pew lumalaban pa, si Flap TZ pumasok. Look at that, shadow kill on the Flap. Pero tingnan mo, meron pa ang mga miyembro ng Brand Esports dito. 2-for-1 trade, pero nakuha nila yung Torres sa gitna. Look at the minion waves crashing in the top and the bottom lane. It looks like Brand Esports, naramdaman na nga niya nila ang kaba ng Pilipinas. Sinasabi nila, hindi kami mahuhulog na hindi kami lalaban. Brand Esports has to reset this one, Kuya Reptar. Kailangan lang muna nilang hintayin. They are on the lead. Look at here, the outer turret sa may gitna, hindi pa nga napipenetrate ng Burmese Ghoul. But they are going in. Ruby DD flying to disrupt the members dito ng Brand Esports sa may banda likod. Pew, barely alive, nabuhay siya doon sa SF. And still, Brand Esports, sila pa rin ang nakakalabang dito. And now Brand Esports, kailangan nila respetuhin ang farsa ni D. Pero Brand Esports, they smell blood. Alam nila wala ng feather airstrike dito. Lalapin na ang Brand, Lusty, Carl TZ, and Flap going after Kid. Kid on that Natalia is getting really low. Susubukan nila pitasin yan, at hindi na makakatulong dito ang mga miyembro ng Burmese. Patay pero kayo, pareha. At dito na si Kuya Rivo mo. At tagal ka na naglalaro ng ML. Talaga, magsisticker ka pa sa mukha ko? O yan, yun. 35 seconds na wala ka. Lamang tuloy ngayon ang Brand Esports sa miyembro. Nasipa naman dito sa mukha si Ace right in the face. And that's gonna be a mega kill for Ace. Mega kill for Pew actually. And si Ruby DD naman ang next target dito para sa Brand Esports. Yung Dragon na lumilipad, na sustained by Rivo. The magic damage by Brand Esports, the damage by Brand. Kumakapit pa dito si Dito, si Ruby Double D. Pero ito naman si Maybe, the sustain is crazy. And Flap TZ with the feather airstrike coming in from Dina. Pabalik na siya, pero si Carl TZ pumasok. The TZ Brothers, the fight of the TZ Brothers. Worth it but all, no! They got one kill. The TZ Brothers, the connection. Sabi ni Carl, Flap, huwag mo kayo iwan dito. Lumabad pa nga si Flap. The tag
team, that duo ng PCE Brothers. They took down Ruby DD na sobrang sustained now. The Lord once again respond, Kuya Reptar. This might be the nail on the coffin dito ng either of the two teams. I may say that's gonna be going on the Burmese School dahil sinusubukan na ngayon dito ng Brand Esports na kunin ito. Ang tanong, will Burmese School, will they contest this one? Dahil kung makikita mo ngayon sa mapa, hindi nila kaya! Hindi nila kaya, medyo malayo pa, pero andito pa yung Brinyo Feathered SR ng Burmese School. Dapat mag-ingat dito ang Brand Esports. Sino pa ng Lord? That is secured by Cartesi. Back na kagad para sa Brand Esports. Fear na tamaan ang flame shot, and that is a Lord, and that is no losses. Makakapush dito ang Brand Esports. Lord, lumabas sa gitna. Ito ang kailangan nilang gawin dito, Kuya Reptar. They have to balance the minion wave. Kailangan sabay-sabay yan mag-approach sa mga base dito, or rather, pwede silang mag-initiate ng laban dito. Wala nang feather airstrike. Ginamit natin dito ni D para mabawasin ni Lord. Si Baby ang masisipa dito. Medyo pabasa nga may mga miyembro ng Brand Esports, pero ang Burmese Ghouls, medyo hindi sila makahanap ng opening. Ang Ruby DD, now with the Black Dragon form, and now, hiya, kapit na lang. Ano nangyari? Ba't a Winter Transient tayo? Kayo, nabalik yung laban! Ito na ka! Brand Esports! Susubukan na nila tapos na ata! Going for the lane control! Natalya doon sa bottom lane! Nag-clear ng minion wave si Few! Ito dito! Nandito pa naman si Rebo, so hindi masyado makaka-dive din dito ang Burmese Ghouls! K-Few! Bye pa rin sila! D! With the damage! Clear off! At ayun na nga, alam mo Reptar, I may say, maganda pa rin naman ang naging depensa doon ng Burmese Gold. Holding sa taas. The Lord doon sa may bandang Riverside. Pero Brand ito, Esports. Papasok na ngayon dito ang mga members ng Brand Esports. Yung gulong, pero ang tulong, Alex pala. Nagamit na dito, pero ang laki ng power dito na pinagamit yung wingy siya, go, zero kill. Brand Esports, maramdam nila, medyo tanigay pa rin nasipa doon si Isang pabalik. Rebo, lastly, susubukan nila makatakas dito, Feather Airstrike na gamit. Out of range ang mga member ng Brand Esports. And Bren, still alive! Buhay pa sila, buhay pa sila! Yung dalawang tore sa taas, yung dalawa, yung isang tore doon sa kinawala na, unti-unti! Discipline na lang, Bren! Discipline na lang! Chill lang! Chill lang talaga sila dito, Kuya Reptar! Alam nila na there is always a potential threat of comeback from Burmese School. Pinoprovide yan ni Kid. He's actually waiting for the right moment, especially pag nagbaback na ngayon dito yung Bren Esports. Black DC might actually get pick off dito. Ang tanong, kaya pa nila? This is a 3v1 matchup! TZ Benedetta is not dying at mukhang ang Burmese Ghoul pa ang mawawala. Ghoul talaga. Ito na ang Brand Esports. They smell blood. They see an opportunity. Ace ginamit yung shadow kill to do the damage, pero kulang na siya. That's gonna be a kill for Black TZ. Sila siya nga yung dapat ma-fake off ng Burmese Ghoul, pero buhay pa siya dito. Hindi natakuhan niya dito. And the Electo final blow. Nakatakas pa si Flop and si Ruby DD. Makakakain ng damage godlike for Carl TZ. As Brand Esports are still in this. Dalawa ang nawala. Isang tore na lang ang naiwan sa Burmese. This might be it. This could be a game number 7. Grand Finals. M2 World Championship. And si Few and si Rebo mabasok dito. Ace nawala. Di Feathered Airstrike. Di nawala. Di matutumba. Ace nawala na rin. Kid Wipeout! Game 7! We have a Game 7! We have! Yeah.